Minsan pa po ay magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga nasa online ngayong gabi. Sige po, inanyahan ko po ang lahat na minsan pa ay tumayo bilang paggalang po sa pagbasa sa salita po ng Panginoon. Inanyahan ko pong lahat na buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 Peter chapter 1 verse 7. Sabi po dito, "These trials are only to test your faith, to show that it is strong and pure. It is being tested as fire tests and purifies gold, and your faith is far more precious to God than mere gold. So if your faith remains strong after being tried by fiery trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world." Sige po, manalangin po tayo sa oras na ito. Ama, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon, at binigyan mo po kami ng pagkakataon na makapag-aral pa ng iyong salita, na tunay nga po, O Diyos, na makuha po namin yung nais mo na makuha namin sa gabing ito. Maraming pong salamat. Ingatan mo po ang bawat isa at buksan mo po ang aming puso at isipan sa pag-aaral po ng iyong salita. Maraming pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung bibigyan po natin ng grado yung ating pong pananampalataya mula 1 to 10, taas po kayo ng kamay kung nasan na po kayo doon sa bibig kasing ko, from 1 to 10. Amen. 10. Sino po yung may pananampalataya na ang ano niya, nasa puso niya, ganun nakataas yung kanyang antas ng pananampalataya? 10. Walang nagtaas ng kamay. 9. 9. Going down. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sa palagay niyo po, doon sa mga nabanggit niyo po na antas ng inyong pananampalataya sa Panginoon, sa palagay niyo po na luwalhati ang Panginoon? Taas po yung kamay nagsasabi ng Amen. Taas ang kamay. Ayung hindi na luwalhati ang Panginoon, taas ang kamay. Ayaw rin eh. Safe talaga kayo kung sumagot eh. Amen. Bakit ko po 'yun nasabi? Kasi ang pag-aaralan po natin ngayon, pinamagatan ko po na faith that God is glorified. Pananampalatayang ang Diyos ang nabibigyan ng kaluwalhatian at kapurihan. Doon po sa binanggit natin mula 1 to 10, sa palagay po ninyo, naluwalhati po ba natin ang Panginoon? Kayo po ang nagsabi niyan, ha? Hindi ako. Amen. Sabi nga daw po, katulad daw po ng ginto, kapag ka ito ay idinarang sa apoy at natunaw, lahat daw po ng impurities nito, lahat po ng dumi, lahat ng hindi magagandang bagay na nandoon sa ginto, lulutang. Amen po. Kapag lumutang yung mga dumi na yon, yung mga impurities na yon, pwede mo na po itong tanggalin. Amen.
Katulad din po ng bakal, kung gusto mong tumibay yung bakal, kailangan mo siyang idarang ng paulit-ulit sa apoy para mas lalo itong tumibay. Amen po. Kagaya din po ito ng mga pagsubok ng pakikipaglaban po natin sa buhay po nating ito, yung mga problemang dumarating po sa atin, ang ginagawa po nito, nire-refine niya yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pinalalakas po nito yung pananampalataya natin para maging useful po tayo sa harapan ng Panginoon. Para maging kagamit-gamit tayo sa harapan po ng Panginoon. Amen. Kapag daw po dumaraan tayo doon sa pagsubok ngayon, doon sa mga mabibigat na pagsubok po na dinadaanan natin ngayon, ang kailangan lang daw po humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Amen. Para po siya ay mabigyan po natin ng kaluwalhatian. Tandaan niyo po ito, kung kayo po ay tinetest ng Diyos sa mga panahong ito, mas mahalaga yung pananampalataya niyo kesa sa ginto, kesa sa mga material na bagay. Amen po. Amen. Sabi nga po, sa papaanong paraan ba natin mabibigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa Kanya? Una, ta-da-da, tested faith. Sabi po rito sa tested faith, these trials are only to test your faith to show that it is strong and pure. Gusto pong ipakita rito na ang mga problema po dumadaan daw po sa atin sa mga panahong ito, ito ay para lang ipakita na yung pananampalataya natin ay matatag at puro sa harapan ng Panginoon. Amen? If faith is not tested, it will not show its purpose. Kapag daw po yung pananampalataya natin ay hindi po sinubok o hindi po nasubok, yung pananampalataya po natin baliwala. Amen. Sabi ko nga po, sino po dito yung malakas? Si Edwin. Amen. Kung malakas ka, papaano mo ito maipapakita kung hindi mo naman ito gagamitin? Amen? Sino dito yung matatalino? Matalino ha, hindi matalinaw. Papaano mo maipapakita na matalino ka kung hindi ka naman nag-aaral ng husto? Kung hindi mo naman maipakita ito sa eskwelahan? Kasi marami nagsasabi, alam ko na yan eh, puro ganun. Alam mo na, matalino. Matalino ka nga, pero hindi mo naman ginagawa. Sa pang-example, sino dito yung matapang? Edit pa rin. Yung sinasabi ko pong matapang, hindi ito yung merong kang hawak na itak at iwawasiwas mo at hahamunin mo lahat yung matatapang sa inyo. Hindi po yun yung uri ng tapang na gustong makita ng Panginoon. Ang gustong makita ng Panginoon, yung tapang na harapin mo yung problema mo. Amen? Amen. Kasi po, ang lahat po ng pananampalataya
ay sinusubok po talaga. Kung meron kang pananampalatayang malaki sa harapan ng Panginoon, asahan mo, malaking pagsubok din ang darating sa iyo. Amen? Ganun po eh. Kapag sinabi po natin sa Panginoon na, Panginoon, paglilingkuran kita, yung paglilingkod na yon, tetestingin ng Panginoon. Amen? Tetestingin ng Panginoon yan. Idadarang sa apoy yan kung tunay yung paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? At kapag sinabi nyo sa Panginoon na, Panginoon, mahal kita. Amen? Sa likod niyan, tetestingin yung pagmamahal mo sa Panginoon. Sa papaanong paraan, ang Diyos ang nakakaalam niyan. Amen? Tetestingin yan eh. Hindi pwedeng tetestingin yan. Katulad nung mga panahon nila. Kapag nanliligaw ang babae sa lalaki at gusto niyang makuha yung matamis niyang oo, ano ang gagawin ng lalaki? Ano ba tawag doon yung sa probinsya? Ayun, parang ganon, yung panunuyo. Yan. Gagawin lahat ng lalaki na makuha lang niya yung matamis niyang oo, na magsisibak yan, mag-iigib ng tubig yan, maglalaba yan, maglilinis ng bahay yan. Amen? Tinetesting ng babae kung hanggang saan yung lalaki. No, Ate Jessa, tinesting mo na ba siya, no? Tetestingin yan eh. Para mapatunayan ng babae kung dalisay yung pagmamahal ng lalaki sa kanya. Amen? Ngayon kasi, ang panahon kasi natin ngayon, puro na lang cellphone. Nagligawan sa cellphone, pag sinabi nung kabila na gusto kita, bukas tayo na. O sige, bukas tayo na. Ganun na. Nagkakatalo na sa ganun. Pero hindi po ganun ang klaseng pag-ibig ang gusto ng Panginoon. Tetestingin niya ng Panginoon. Amen po. Kapag sinabi mo naman sa Panginoon, Panginoon, nananampalataya po ako sa iyo. Tetestingin din yan ng Panginoon. Kung hanggang saan yung level ng pananampalataya mo sa Kanya. Amen? Minsan kasi, konting pitik lang ng kaaway sa atin, yung pananampalataya natin nawawala na. Lalo sa panahon ngayon. Minsan, yung pananampalataya mo, nakukompromiso na. Amen? Kanya kung minsan, mahirap magsalita ng tapos. Tama po. Mas maganda pa nga, huwag ka na magsalita, gawin mo na lang. Kasi pag nagsalita ka pa, dagdag kaso na naman yan sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, hindi tayo ang susubok sa sarili natin. Amen. Kasi kung tayo ang susubok sa sarili natin, siyempre, yung pabor sa atin ang gagawin mo. Kanya ang susubok sa atin, iba. Ang Panginoon ang susubok sa atin. Amen po. Tested faith. Susubukin ng Panginoon yung pananampalataya mo sa Kanya.
Ano pa po ba? Paano ba natin mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan po ng ating pananampalataya? Pangalawa po, treasured faith. Sabi po rito sa verse 7b, it is being tested as fire tests and purifies gold, and your faith is far more precious to God than mere gold. Yung emphasis po nito, yung testing ng ating mga pananampalataya, para lang po makita kung gaano ito ka-genuine sa harapan ng Panginoon. Amen po? Sabi po ng Banal na Espiritu, tayo daw po ay mas mahalaga pa kahit sa anumang material na bagay na nandito po sa lupa. Kahit na ginto pa yan, kahit diamante pa yan, mas mahalaga ka pa rin. Mas mahalaga pa rin sa Panginoon yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen po. Sa panahon po kasi natin ngayon, yung mga tao, meron lang pong tatlong bagay talaga silang pinapahalagahan. Una, yung kanilang pangalan. Narinig niyo na po ba yung salita na huwag mong dudungisan yung pangalan natin? Dahil yan lang ang maipamamaanan namin sa iyo. Yung pangalan. Yung pangalawa, yung katatayuan nila sa buhay. Amen. Laging sinasabi nila, ano ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Ano ang sasabihin nila? Amen. Yung pangatlo, yung palabra de honor. Mas pinapahalagahan nila ito. Pero ang sabi ng Panginoon, kung paano kung pinapahalagahan kayo, dapat ganun din ang pagpapahalaga ninyo sa pananampalatayang meron kayo. Amen. Kasi mas mahalaga kayo kaysa sa mga material na bagay. Mas mahalaga yung pananampalataya nyo sa harapan ng Panginoon. Amen? Ito po yung uri ng pananampalataya na gustong-gusto ng Panginoon at dito siya nabibigyan ng kaluwalhatian. Madali po ba na maging tapat kayo sa pananampalataya sa Panginoon? Madali po ba? Sino po sa araw na ito na hindi niya naikompromiso yung pananampalataya niya sa Panginoon? Tahimik silang lahat, oh. Mukhang naikompromiso niyo yung pananampalataya niyo ngayon, ah. Amen? Minsan kasi, ang rason kasi natin minsan, total, nandito na eh. Sige na nga. Yung pananampalataya po natin, na ikukompromiso natin. Amen? Huwag po natin ikompromiso yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon, napahalagahan mo yung pananampalatayang meron ka. Katulad ng ginawa po ni Job. Pinahalagahan niya yung pananampalataya niya. Bakit? Tinakwil na nga siya ng asawa niya, tinakwil na nga siya ng mga kaibigan niya. Pinapatakwil na nga sa kanya ang Panginoon eh. Pero pinanghawakan ni Job yung pananampalatayang meron siya. Amen. Ang tanong, kaya niyo bang pananampalatayanan yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon? O kaya ba nating tumbasan yung pag-ibig
ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Amen? Bakit po? Ang sabi po kasi dito, ang pananampalataya daw pong walang gawa, patay. Faith without action is dead. Kapag walang nakikitang pagkilos sa'yo, kapag walang nakikitang pagbabago sa'yo, kapag walang nakitang paglago sa'yo, yung pananampalataya mo, patay. Amen? Kanya ang gusto ng Panginoon, yung pananampalataya natin, huwag natin bibitawan, pahalagahan natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po? Yung pangatlo na makakapagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, ito po yung tenacious faith. Pananampalatayang mahigpit kumapit. Kasi po, yung hinanap ko po yung ibig sabihin ng tenacious, ito po yung nakita ko eh. Keeping a firm hold or grip. Yung daw tenacious, kailangan yung pananampalataya mo, mahigpit ang kapit mo sa Panginoon. Dahil kung hindi mahigpit ang hawak mo sa Panginoon, isang kalabit lang ng kaaway sa iyo, sigurado, bibitaw ka. Amen? The fire of temptation, trouble. Minsan po kasi itong mga ito, minsan ito po yung dahilan kanya na ipapakita natin yung kahinaan natin. Dito po sa mga pagsubok na ito, sa mga tukso na ito, minsan dito po bumabagsak yung pananampalataya natin. Amen? Mangyayari lamang po ang mga bagay na ito kung yung pananampalataya mo ay hindi nakasentro sa Panginoon. Kailangan po yung pananampalataya natin, yung object niya, yung sentro niya, kundi ang Panginoong Hesus lang. Amen po. Pero kung yung object ng pananampalataya mo ay nakatuon sa mga material na bagay, ay huwag niyo nang asahan magtatagumpay kayo sa mga problema. Amen po. We are being prepared by the Holy Spirit as fit subject for the appearing of our Lord as it regards the rapture. Inahanda po tayo ng banal na Espiritu dahil sa muling pagbabalik po ng Panginoon. Kapag yung pananampalataya mo ay nawala sa harapan ng Panginoon, asahan nyo, hindi kayo makakasama sa muling pagbabalik ng Panginoon. Huwag po kayong maniniwala dun sa sinasabi niyang once saved, always saved. Na minsan ka naligtas, ligtas ka na habang buhay kahit gumawa ka ng kalokohan. Kalokohan yun. Amen? According to Peter, suffering should not catch a Christian off guard. Sabi po ni Apostol Pedro, hindi dapat mabigla ang Kristiyano sa mga problemang darating sa kanya. Amen po. Kasi dapat daw ang Kristiyano laging handa, Boy Scout lagi. Laging handa. May problema o wala, laging handa. Suffering is an expected part of a life of a sincere Christian. Yun daw pong pagsubok, yun daw pong mga kahirapan o yung mga temptation,
Parte daw po yan ng buhay ng isang Kristiyano. Ng isang totoong Kristiyano. Amen po. Sino man daw po yung maghirap na kasama ng Panginoon, makakasama niya sa habang panahon. Amen. Sabi nga po, ang tenacious faith daw po, huwag kang bibitiw sa pananampalataya. Kahit na iwas-iwas ka ng kaaway, kahit na i-itsa ka ng kaaway, huwag kang bibitaw. Amen? Ako po, meron po akong pusa na kapag kami ay nandyan sa baba, tatalon bigla sa akin yon. Pupunta sa may batok ko. Ang siste, pati yung kuko nakabaon. Eh habang tinatanggal mo siya, lalo siyang kakapit, lalo siyang babaon yung kuko niya. Kanya ang ginagawa namin, sige lang, bait yan. Kung saan po niyang binibitawan. Amen? Ang mga pagsubok po kasi habang nilalayuan mo yan, mas lalo kanyang lalapitan. O yung mga tukso, kapag nilalayuan mo yan, lalo kanyang lalapitan. Amen? Totoo po. Kapag lalo kang lumalayo, doon sa nagpapawetting, yung wetting, na lumalapit sa'yo. Bigla na lang may sisigaw sa tapat ng bahay mo, Uno, Jesus! Amen? Kanya, kahit anong gawin ng kaaway sa'yo, katulad po ni Job, kahit anong ginawa ng kaaway sa kanya, pinatay yung mga anak niya, tinanggalan siya ng kayamanan, nilait siya ng asawa niya, nilait siya ng mga kaibigan niya, hindi bumitaw si Job. Amen? Hindi po bumitaw si Job. Ito po yung mga pananampalataya na kung saan ang Panginoon ay nabibigyan mo ng kalwalhatian. Amen? Tested faith, treasured faith, tenacious faith. Amen po. Sige po, dahan na po tayo sa conclusion. Ahaba po tayo. Sabi po dun sa conclusion, as stated, ang kapahayagan daw po, nararapat na pananampalataya. Proper faith will produce proper works. Yun daw pong nararapat na pananampalataya ay magpo-produce daw po ito ng nararapat na gawa. Kung hindi, sinasabi ng Banal na Espiritu na ang pananampalataya mo na walang gawa ay patay sa harapan ng Panginoon. Amen? Kanya tatandaan po natin, kapag nanampalataya ka sa Panginoon, asahan mo darating yung mga problema. Ang gagawin lang natin, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Amen po? Huwag po tayong bibitaw sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sa oras na ito.